Lahat na hirap talaga. Dito yung kalagayan lang dito. Minsan merong kainin, minsan wala. Magandang tanghali po mga kababayan. Nandito tayo muli sa bayan ng Ordanita, Barangay Kamantilis mga kababayan, kung saan pinuntahan natin muli si Ate Delia, yung galing sa Samar, no, na napunta dito sa Pangasinan dahil doon sa sinabi na punta ka dito dahil sasahuran ka namin. So sahuran ka ng 500 per day, maghuhugas lang po ng pinggan base doon sa sinabi ng kanyang kapatid. Ayan. Hi! Hello po! Magandang tanghali. Tanghali din. O, anong meron dyan? Nagmi-meeting kayo uli? Gulay po. Anong gulay yan? Sari-sari po yun. Sari-sari? Wow! Bahay, kubo, kahit munti, may malunggay, okra, may kalabasa, sitaw, ganon. Bigay lang. Oh, last one, sa madaling seta. Kailang, bigay lang. Okay. Oh, takpan mo na kay may langaw. At kailangan dyan masarap, may inihaw na isda o kaya ay may inihaw na tuyo o kaya pritong tuyo. Masarap. No. Kumusta? Okay lang po. Nakaano din dito. Kumain na kayo? Opo. Anong ulam? Yung ano po yung isda po na ano po, tilapia. Wow, ang sarap. Bakit po? Yung nagbinta po kami sila ng isda po. Tapos? Tapos yun. Naghirang kayo ng pera pambili ng isda. Nandito kami kasi hinabol namin yung lunch time. Tapos na pala kayong kumain. Opo. Kundi tapos na ang usapan. May pagkain naman po doon. Ha? Pagkain pa po. Tamang-tama, mayroong gulay o. Oh, di ba? Tapos, ay, lamuti kong napasandal. Wala pala yung sandala. Napulot lang nila din yung kanan. Kaya sabi ko ganun, wala namang ano. Napulot lang namin yan. Huli pala yung pagbigay ng ano, ng gulay. Bakit naman ang aga yung kumain? Ano kasama ni, kasi walang almusal, pinagsama na yung almusal tsaka tanghalian. Almutang kumbaga. O, almutang galing sa utang. Walang pumakaano kami. Anong yung paglalako po ng isda po. Naglalako kayo ng isda? Opo, kami dalawa po. Ayun naman talaga yung source of income nyo ngayon is naglalako ng isda. Naghiram lang po kami sa, no, sa may-ari. Sa may-ari. Tapos nilalakad lang ganon? Oo, nilalakad lang po. Oh, ilang kilong isda ang pinapasan ni kuya? Timba-timba po. Apat na timba, ganon. Ah, okay, good. Maganda. Kasi maganda pala mga kababayan, no? Meron pala silang pinagkakaabalahan. Yung naglalako sila ng isda, punta sila ng bayan, bilis sila doon. Tapos nilako-lako nila house to house. Ikot-ikot kung saan-saan. So, yun po yung trabaho. Umpisa kayo ng maaga. Opo. Minsan tatapos kami mga 9, ganun na po. Tapos pagkahapon, wala na? Wala na. O, dapat pagkahapon, gulay naman. Wala naman po kayo. So, yun lang. O kaya pang merienda. So, okay naman kahit papaano. Opo, ganun naman. Hinihiram yung puhunan. Binabalik yung pagkahapon. Tapos, binabalik yung parang, halimbawa, hihiram, magkano hinihiram nyo? 2,000. Tapos, magkano ang naitubo nyo doon? Minsan 450. 450. Wala lang tubo yung hinihiraman nyo, may tubo pa din? Ah, may tubo din. So, magkano lang ang net na mapupunta sa inyo? 350. So, pamasahe pa, syempre, doon pag-kunin pa yung pamasahe. Ang kundi, at least, kahit pa paano maliit yung kita, basta meron. Kaysa sa wala. Diba? Okay. Pambili lang po ng ano? Diaper. Pambili ng? Diaper. Kape. So, ano ang diaper ngayon? Sampo. O, isang gabi lang naman po siya nilalagay. Agabi lang. Ah, tipid. Okay. Para hindi mabasa yung opo. Yung hinihigaan. Ah, okay. Kasi tipid naman. Isa lang. Okay. So, nandito kami mga kababayan. Nagdala kami ng pagkain. No? Kailang tapos na sila. Kundi sa amin na lang yun. Para malibre kami. Di ba? Lala. Ma, Jollibee. Nagulat ka. Ha? Nagulat ka. Ano yan? Nagulat ka, anak? Anak? Ano yan, anak? Jollibee. Wow. Jollibee. Kilalang kalala niya. Jollibee. Maaga. So ayan, meron kayo. Pero kakain kayo ulit, gusto nyo? Kain kayo ulit. Kain kayo. Huwag kayong mahiya. Pag gusto nyo pang kumain, walang problema ito.
No, wag niyo nang antayin mamaya pa. O sige anak ko. O sige. Iba ang kanina, iba ngayon. O, kuya, sa inyo. O ate. Ah, ngayon lang? Oh, sabi ni Kuya, ngayon lang daw sila nakakain ng Jollibee. Kawawa naman. Nagutom tuloy. Nagutom tuloy ako? Siyempre kakain din kami. May ano kanin po daw doon. Hmm. Tapos? Kakain na rin tayo, madam? Yes, kakain na rin tayo kasi mayroon kami. Meron din kami yung McDonald's. Akala nyo kayo meron lang ha. Meron din kami. Kain po tayo, sir. Jollibee sa kanila, madam. McDonald's sa atin. McDonald's sa atin. Sige, yes. Sige po, madam. Pag kumain kayo kasi meron tayong matinding pag-uusapan mamaya. Ha? So, kakain na rin kami mga kababayan. Kasi meron kaming baon. Kaya sabi ko, dito na kami kakain kasi ano na eh, malilim dito. Eh, target talaga namin dito kami mag-lash, maabutan namin sila eh. Yun lang, kumain na sila, pero kumain din sila uli eh. Kasi syempre iba namin yung kinain na kanina. So, kain tayo. Nagbabaon kami mga kababayan para pag na gutom kami sa ano, sa daan, meron kaming baon. Kasi minsan hindi namin alam yung oras namin sa pag-uwi. Kaya madalas sa labas kami kumakain, nagbabaon. Or minsan, bumibili din ng Jollibee or McDonald's yung mabilis. Utlag. Ulam namin, ano, hula. Adobong baboy. Say kuya, ano? Hula lang. Manok po. Manok. Hindi. Itlog ni Mister. Oh, di ba? Anong klaseng ulam yung madam? Oh. Ano mo kati siya? Itlog ni Lakay ang pinirito namin. Madam, ano doon po? Tinulang tilapia. Tinulang may tilapia. Ito na lang, mangingi ako sa ano mo, sa gulay. Ah, sige. Sa lilim. Pahingi ako ng gulay, ha? Ayan, kakain naman po ito ulit. Malunggay ito, tama? Malunggay, sitaw, okra, kalabasa at iba pa, bahay, kubo, kahit munti, walang habatiti. Hala, sige, subo. Jackpot mga kababayan, may gula. Sabihin na mamaya, bastos naman yung bisita namin. Yung ulam ni mamayang ano, kinain naman na. Gagalit sa ati mamaya. So ayan mga kababayan, tapos na kuwing kumain. No, ay yung isa pa pala na huli, ayan. Hindi lang naubos yung pagkain nila. At nagulat sa aming bitbit na Jollibee, ayan. At tamang-tama, tumiming, ang galing dahil pagdating ko, may gulay. Oh, paborito ko 'yan eh. Kaya okay, ready na ba kayo sa balita ko? Wala bang sakit sa puso si Kuya? Wala. Si Ate? Wala. Wala. Ako lang pala may sakit sa puso. Ako ang magugulat. Okay. So, kumusta naman na buhat naman dito kami nung nakaraan? Kumusta na kayo? Ako rin naman nakaginhawa. Nakaginhawa? Bakit nung una hindi kayo nakaginhawa? Wala! Kinapos ba kayo ng hininga? Kung baga sa ano po, parang nakaano kami sa pangangailangan. Ayun. Kahit pa paano, may nahuhugot kayo, di ba? Oh, siyempre. At ang dami ring nagulat doon dahil ika nga eh napapunta kayo dito na akala nyo hayahay ang buhay, no? Yun pala ay wala namang trabaho buhat nung nandito kayo, pero buti na nabaliskarte kayo, dumiskarte kayo at pagtitinda ng gulay ay pagtitinda ng isda. So malaking tulong po yun. So di ba na ano nyo ate is paano yun? Kung halimbawa gagamitin na po ito ng may-ari yung lupa, saan kayo titira? Maghanap na naman ng ibang matitirahan. Gusto nyong umuwi sa summer? Okay, sige. Yung kahilingan nyo nag-uuwi kayo ng summer, ibibigay namin para makauwi kayo ng summer at sama-sama na kayo muli doon sa dalawa nyong anak.
Okay ba sa inyo na uuwi kayo ng summer? Okay. Or hindi? Okay. Ha? May mga ID ba kayo? Meron. Na katunayan na taga-summer kayo? Meron. Para walang magiging problema sa pag-uwi nyo, pagpasok nyo ng summer. Okay. Si kuya may ID, kayo may ID, mga bata meron naman itong mga ano no, okay naman. So kasi ganito yon, tumawag ako van para masakyan nyo. So nag-inquire ako, so okay naman, medyo may kamahalan. Diyos ko po, 3,000 per head. Tapos, manggagaling dito Pangasinan to Manila, ang gagawin namin, ihahatid na lang namin kayo para medyo makatipid ng pamasahe. So ang problemahin na lang natin is yung pamasahe nyo papuntang from Manila to Samar. Kaya naman, no, madagdagan pa yung sponsor para doon sa kanilang pag-uwi sa Samar dahil yun po yung kahilingan nila. Then hindi naman talaga sila dito titira, mga kababayan, kung hindi yung paasa na magtatrabaho dito si Kuya na bilang isang tagahugas ng pinggan na 500 a day. So ngayon uuwi sila dahil may bahay naman po sila, mga kababayan, at wala sila ditong kaanak na doon sa bayan ng Samar. Ngayon, hindi lang po kasi, mga kababayan, ang ibibigay natin dito kay ate sa kanila na yung pamasahe lang. Siyempre, bagong tawid at bagong balik doon sa bayan nila, kailangan meron din po silang puhunan na panimulang negosyo na meron silang pagkakitaan doon, kasi mahirap, may mga anak sila at lalong mayroon pa doong dalawa, tama? May dalawang anak pa kayo doon. So bali, lima po ang anak nila, kaya magbigay tayo ng pamasahe, hatid na namin from Pangasinan to Manila, no? Ako na mismo maghahatid, and then yung pamasahe nila, and then magbigay tayo ng pangpuhunan nila, panimulang negosyo, para pagdating doon meron silang income na hindi na sila maghahanap o mag-iisip kung saan na naman papasok si Kuya. Total, marunong naman sila dumiskarte yung paglalako ng isda. So yun po, i-continue, pwede lang i-continue doon. Na hindi na nila kailangan manghiram ng puhunan, na mayroon na silang sariling puhunan at maipapalago nila yon. Okay ba yon? Ha? O kundi umpisahan nyo na, maglakad na kayo mamayang madaling araw. Ha? Kita na lang tayo doon sa Cubao. Okay ba? Yung sponsor at saka na magitan na pag-atid. Oh, basta sa kayo, mayroon na po tayong sponsor, no? May mga sponsors na po tayo para sa pamasahe. So, ang kailangan na lang natin, no? Sana madadagan pa ng konti, no? Makahabol. And then, kasi i-schedule pa namin sila, i-booking pa namin sila doon sa van. Tapos, tsaka ko lang bagitin yung sponsor pag doon na sa paghatid, no? Doon na sa paghatid. Okay, so masaya kayo ngayon sa balita. Ha? Masaya po. Ayos ba sa inyo? Buo na ba ang desisyon na uuwi kayo ng summer? Opo, uuwi na. Okay, sige. Bayaran lang po namin yung utang namin dito. May utang kayo? Opo. Bakit? Sa pagkain po din, no? Oh, magkano utang nyo? Sa 3-5 na lang po. 3-5? Kasi nang lockdown po kami dati. Di bali, sabihin ko rin sponsor mo na lang yung 3-5 mo, ha? Dagdag. Saan yung inutangan mo? Sa may-ari pa din. Buto mo ba ito? Basta gano'n na lang, ha? Ang mangyayari is uuwi kayo. O yan po, mga kababayan, natuwa sila sa ating balita dahil makaka-uwi na sila. O anong mensahe nyo sa mga sponsors natin na makauwi na kayo? Kung sino man po yung nag-sponsor mo para makauwi kami ng summer, maraming salamat po. Bukal po sa amin na ano, na talagang bibigyan pa pa kayo ng magandang pangkalusong at pangangatawan, at tagam pa kayo ng mabang buhay po. At sana po talagang matupad na makauwi po kami ng summer. Maraming salamat po. Ayan, walang ano man, Ate Delia and Kuya Rinaldo. So, ayan, makakauwi na kayo. At alam namin man, na-miss nyo na yung mga pamilya nyo na doon, lalong-lalo na yung mga anak nyo na dalawa doon. Magugulat sila. Basta ready yung, ano nyo ha, yung ID nyo na may address kayo na taga doon. Ha? Para hindi magiging balakid sa pag... Motors ID po sa akin to, sa kanya po. Tama. Para hindi magiging balakid sa pagpasok nyo ng summer. Kasi baka mamaya daming hanap-hanap, di ba? Okay, sige, yun lang. Maraming salamat po muli sa ating mga sponsors na walang sawang sumuporta sa aking munting adikain na nandyan po kayo palagi nakikiisa. Maraming salamat po. Ayan, may isa na naman tayong mabibigyan ng bagong pag-asa at makakauwi, no? Doon sa kanilang kahilingan na makauwi ng summer. So ngayon po, mapagbigyan na po natin yung kanilang kahilingan. Maraming salamat po talaga sa inyong
ganito ang puso. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw, nawa ibigyan ka ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. Upang sa ganon, marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming salamat po. So mga antayin nyo ako. Basta, tatawag na lang ako sa inyo ha, kasi marami akong schedule ngayon. Tatawag na lang ako. Prepare nyo na lang yung mga gamit nyo dyan. Huwag magdala ng ano ha, damit lang. Kasi van ang sasakyan natin. Damit lang. Walang paglalagyan. Lalo na doon, may mga kasama ko yung mga pasahiros din. Okay. Diba? Kailangan damit lang. Okay, sige, dito na kami. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!